labor po kasi siya. Sige po, dito na lang po. May namabas na puppy? Oo, yung una namatay. Namatay na. Matalipas ng ilang oras, may isang amo na nagmamadaling inilapit sa akin ang kanyang alaga. Kuha mo nga ako ng ano? Kuha mo ako ng bidyen. Ma'am, excuse me. Kailan po ito niya nakita? Ah, ito. Around 9 o'clock. Ayan na po eh. Patay na po ito. Hindi na siya umiiri. Umiiri po siya. Umiiri siya, okay. Sa gilid. Breach presentation. Lumabas 9 a.m. kanina. Most likely patay na ito. But we need to get this out. Ang problema baka na-trap siya dun sa inlet, pelvic inlet. I tried to pull it out and lubricate the area so para makuha natin yung naipit doon because ang suspecha natin is may natitira pang puppy doon sa loob or may natitira pang fetus doon sa loob. Okay. All right. Come on, baby. Alright. Pag ito nakatagal na naka-ipit siya sa pelvic inlet, hindi na to. So ready 3 hours. So patay na siya. Gusto ko pong malaman kung mayroong patay na titira sa loob. We'll do an x-ray. Nakalabas na po tayo ng dalawang puppies. So I just wanna find out right now kung meron pa po tayo natitira sa loob. And if that's the case, at hindi pa siya lumalabas, at we might have to do cesarean. Pag ganito, kanina pa naipit, hindi makalabas. Minsan kasi yung nanay, sa sobrang hina niya, sa sobrang tagal na niya, nagna-labor, napapagod din yung matres. It's a muscle, no? So, napapagod at tumitigil siya sa pag-iri. Probably ayun yung dahilan ng pagkamatay niya. Of course, asphyxiation dahil hindi na siya nakahinga, na lumaki na yung tiyan. Meron pa isa, breach. Meron pa siyang isa sa loob na breach. Ayan yung ulo. Ayan yung spine. And indeed, when I took an x-ray, meron pang isang fetus dun sa loob. But the problem there was yung mom, napapagod na sa pag-iri yung nanay, so tumitigil na yung kanyang contractions. Okay, ito mom yung dog mo. Meron pa siya natitira dito. It looks like she'll have difficulty again kasi ang laki ng ulo niya compared to sa pelvic inlet. At suhi. Yung sa first dog, ganun din siya. Most likely. Now, if it's still alive or is still beating, would you like me to perform a C-section? Gusto mong hindi? I'll call mo na. No problem. So right now, I'm gonna do an ultrasound. Umaasa ako na buhay pa ang natitira at nag-iisang tuta sa loob ng sinapupunan. So ito yung heartbeat, no? Mm-hmm. Still moving. So the longer it stays here inside, the higher the chance na it might not be able to come out alive. If it dies inside, may possibility din tayo na magkaroon tayo ng poisoning. Mm-hmm. Well, I highly suggest that we open. Okay. But I'll just wait for your decision. Okay, I'll call you. Okay, sige po. Kailala? Oo. Kailangan daw i-cesarean si Nia kasi yung baby sa loob, parang hina na yung heartbeat. So kailangan siyang i-cesarean. Okay na tayo? We'll go proceed with that. Alright. Dito ba? Oras na para gawin ang operasyon. Kasi natin bubuksan yung mother, no? Kung hindi natin siya gagawa ng cesarean section, pwedeng mamatay yung puppy sa loob. And pwede rin siya eventually mag-cause ng kanyang demise kung magkaroon ng sepsis at kumalat yung infection dun sa kanyang katawan. Thank you.
Nakahinga ako ng maluwag matapos ang operasyon. Okay, okay naman yung procedure. Nailabas namin yung fetus sa saloob. It was a female. So masaya sila because out of the three, isa lang yung nabuhay. But then again, nabuhay. It's a female. Nag-iisa na maingay na maingay kanina. Isa lang siya, ang laki niya doon sa ano eh. Ang laki niya doon sa loob ng ang uterine horn. Mabuti na lang at nailigtas pa ang nakitirang anak ni Mia. Isa lang si Mia sa mga alagang hayop o kung tawagin ay companion animals na dinadala sa klinik para operahan. Yay! Dumidede siya. Yay! Yay! Mia! For you! Wow! Special friend is Korean.